Pinag-aaralan na ng kampo ng aktres si Bea Binene na magsampa ng reklamo laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Kaugnay ito ng naunang hakbang ni Topacio na hindi naman daw pinahintulutan ng kampo ni Binene. Nakahanda naman daw si Topacio na humarap sa posibleng reklamo. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Ayaw palagpasin ng kampo ng Kapuso teen star na si Bea Binene ang ginawa ni Attorney Ferdinand Topacio. Nadiskubre kasi ni na Bea at kanyang inang si Karina na naghain pala si Topacio ng child abuse case laban sa disc jockey na si Dan Christian Villanueva alias Papa Dan nang wala silang pahintulot. Tinitingnan ng pamilya kung maaari na siyang sampahan ng administrative complaint for conduct unbecoming of a lawyer. Humingi lamang daw ng payong legal ang mag-ina kay Topacio noong Agosto. Sa gitna ng doon daw ay pangaras umano ni Villanueva kay Bea. Hindi raw nila ito kinuhang abogado. Kalaunan, nagkasundo na rin daw sila ni Villanueva. When it was brought to the attention of the network some 3 weeks ago, the network and its officers immediately took action. That's why nagkaroon ng kasunduan din between Dan and Bea and Bea's mom at naayos na yon. Kaya laking gulat na lang daw nila nang mabasa sa isang dyaryo kamakailan ang inihaing child abuse case ni Topacio laban kay Villanueva sa CIDG na ayon kay Attorney Vargas ay wala nang basehang legal. Dapat hindi tanggapin ng CIDG kasi nga hindi ito may tuturing na complaint. Ito ay mere scrap of paper. Paglilinaw pa ng CIDG, wala silang isinasagawang investigasyon sa insidente dahil ang affidavit na iniharap ni Attorney Topacio ay walang pirma ng ina ni Bea. Ang kahit anong complaint po, no, pag final po natin sa court, panunumpaan po yan ng complainant. So kung hindi po pinanumpaan ng complainant, wala po tayong hindi po tayo magpa-file ng kaso, syempre. Pero giit ni Topacio, kliyente niya ang mag-inang Binene. Nagalulungkot lang ako na pagkatapos tayong hinga ng tulong, tayo pang lumalabas na masama. Gayong ginawa lamang natin ang mga hakbangin na inaakala natin ay para maproteksyonan yung kanilang kaligtasan. Ilang ulit daw niyang sinamahan ang mga Binene sa CIDG upang ireklamo si Villanueva at hindi raw sinabi sa kanya na mag-inang Binene na nagkaayos na sila ni na Villanueva. Noong una sila ang takot na takot at gustong-gusto nila na yung kaso niyan ay maisampa na. Ngayon naman, sila naman ang nag-deny. So, hindi ko alam kung anong kadahilanan. Ngunit, alam niyo, common sense lang naman eh. Bakit ko naman gagawin yung mga yan kung ayaw na ng kliyente ko? Maging ang GMA Network, pinag-iisipan ring sampahan ng reklamo si Attorney Topacio. Nakarating daw kasi sa network ang umano'y mapanirang mga pahayag ni Attorney Topacio. We're trying to go over the material of those interviews that he has been giving so that we can also consider what possible actions, legal actions that the network may take against Attorney Topacio. Handa rin si Topacio na harapin ang anumang reklamong isasampa laban sa kanya ng mag-inang Binene at ng GMA Network. Sherry Ann Torres, GMA News.